أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sa mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, at binabati ko na magandang araw ang mga nanonood dito na hindi pa Muslim. So ako nga pala si Brother Abdullah. Gumagawa ako ng mga Islamic videos. So kung ganun yung trip mong mga content, ay pwede ka naman mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-search mo lamang Official Josh TV. Mga kapatid sa Islam, ang pag-uusapan nga natin ngayon ay ang pitong uri ng tao sa lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala. So meron na tayong nagawa nito na video sa YouTube, pero may mga nagre-request na hindi raw nila mapanood sa YouTube kasi wala silang YouTube account. So gumawa ako ng video para i-post sa FB, kasi hindi ko na i-post sa FB noon eh, dahil hindi kaya ng internet namin, subhanallah. Mga kapatid sa Islam, isa ito sa pinaka-authentic na hadith, dahil marami mga ulama na mayroon silang artikulo nito. Meron silang libro ng ganitong hadith, ang pitong uri ng tao sa lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid sa Islam, bakit natin kailangan ng lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom? Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tudi na siyam siyo mal kiyamati min al-khalq hatataku na minhum kami kadarimil fayakulun nasu a'ala kadri a'malihim fil arak. Sa araw ng paghuhukom ay ilalapit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang araw sa mundo. Kung dati ay, kung ngayon kasalukuyan, wala pang yom al-kiyama, kasalukuyan ay ang pagitan ng araw sa mundo ay 93 million miles. So yung nakikita natin na araw sa langit ay 93 million miles po yung layo niya. Pero sa araw ng paghuhukom, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1 mile. 1 mile. Ganun kalapit ang araw sa araw ng paghuhukom. So ganun kalapit kung bakit ang mga tao ay pagpapawisan sa araw ng paghuhukom. Depende sa nagawa nila dito sa mundo. Mas maraming kasalanan, mas marami silang pawis. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minhum man yaqulu illa ka'abay, wa minhum man yaqulu illa rukbatay, wa minhum man yaqulu illa hiqway, wa minhum man yuljimuhum al-araqu iljama, wa ashara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahdihi illa fihi. Sinabi ng Rasulullah, may mga taong pagpapawisan hanggang sa kanilang bukong-bukong, sa kanilang dito sa paa, yung ankle sa English, yung bukong-bukong, hanggang doon yung pawis nila. May mga taong pagpapawisan hanggang sa tuhod. May mga taong pagpapawisan hanggang sa baywang. May mga taong pagpapawisan hanggang sa kanilang leeg. At habang sinasabi ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinuturo niya ang kanyang bibig. Subhanallah. Dahil ang mga tao doon ay nalulunod na sa kanilang mga pawis. Sinabi ng ating mga ulama, paano malulunod yung mga tao sa pawis? Ang nangyayari habang pinagpapawisan yung mga tao, umaangat yung pawis nila. Subhanallah. Walang swimming pool doon sa Yawm al-Qiyamah. Yani, pinagpapawisan ka, pero yung pawis mo, naiipon sa baba tapos umaangat. Yan. Hanggang sa ang mga tao ay nalulunod na sa kanilang pawis. Kaya iniimbitahan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang lilim na walang ibang lilim maliban sa kanya. So saan manggagaling yung lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudilluhumullahu firilli arsh. Ang lilim ng Allah ay manggagaling sa kanyang trono. Subhanallah. Arshil Adim, ang dakilang trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon manggagaling ang lilim sa Yawm al-Qiyamah. So walang mga bundok doon, walang mga kung anong mga pader na masisilungan. At ilalapit ang araw. Isang milya, hindi 93 million miles ha, isang milya. Kaya iniimbitahan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala
sa kanyang lilim na walang ibang lilim maliban sa kanya. So sino itong pitong tao na ito? Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabisaduhin nyo ang pitong uri ng tao na ito. Isa man dito ang makuha nyo, mga kapatid sa Islam, kasama na kayo sa lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala. So pwede na nating simulan na mag-reserve, no? Mag-reserve sa lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero mapapatanong kayo, mga kapatid sa Islam, paano yung mga propeta? Paano yung mga martir? Yung mga shahid? Siyempre, kasama na sila sa lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi ito eksklusibo sa kanila. Ang ibig sabihin, hindi ito natatangi sa kanila. So, maaari mo rin i-reserve yung sarili mo. No? Ano itong, sino itong mga pitong tao na ito? Al-Imamul Adil. Wasyabun na sya'abi ibadatillah. Wa rajulun kalbuhu mu'allakun fil masajid. Wa rajulani dhahaba fillah. Ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Wa rajulun da'atun mara'atun da'atun mansibin mujamalin. Faqala inni aqafallah. Wa rajulun tasaddaqa bisaddaqatin fa'akfaha hata la ta'alamu shimaluhu matun fiku yaminuh. Wa rajulun dhikrallah khalian fadatum tayna. So ang una ay al-imamu na adil, ang makatarungang imam. La hawla wala quwata illa billah. So mga kapatid sa Islam, ang sinabi dito ay makatarungang imam. Hindi tayo presidente, hindi tayo mufti, hindi tayo alim, hindi tayo ulama. Ang sinabi dito ay ang makatarungang imam, hindi ang mataas na imam. So maaari kang maging imam, halimbawa imam ka sa bahay nyo, halimbawa imam ka sa isang masjid, imam ka sa isang buong barangay. Hindi kailangan mataas, mga kapatid sa Islam. Imam ka sa bahay nyo, doon na lang tayo. Ito yung mga taong hindi sila pumapabor sa isang panig lamang. Kumbaga hindi sila one-sided. Itong mga taong ito, pantay silang humusga. Kumbaga hindi sila bias. No, katulad ng mga channel na bias, no. Hindi sila ganoon, hindi. Alhamdulillah. So ang mga imam na ito ay palaging nasa gitna. Ganon sila ka makatarungan. So isang example dito, mga kapatid sa Islam. Naalala ko lang yung narinig ko na khutba. Natutunan ko lang. So meron isang lalaki na gusto niyang ibenta ang kanyang lupa. So may nakabili nun. At ang nakabili nun, ang nangyari ay may nahukay siyang kayamanan. Subhanallah. Ngayon napaisip siya, anong gagawin ko dito sa kayamanan? Ngayon, yung kayamanan, kinuha niya tapos binalik niya dun sa nagbenta nung lupa. Binalik niya. So hindi niya inangkin. Ang sinabi niya, ang binayaran ko lang ay ang lupa, hindi ko binayaran yung makukuha ko dito na kayamanan. So binalik niya. And then yung sabi nung isa, binenta ko na sa iyo yung lupa, kaya sa iyo na ang lahat ng meron diyan. So pareho nilang ayaw tanggapin yung kayamanan. La ilaha illallah. So ang ginawa nila, nagpunta sila sa imam. So tingnan niyo, mga kapatid sa Islam, kung paano sila hinatulan ng imam kung kanina mapupunta yung kayamanan. Tinanong niya yung isang lalaki nung imam, meron ka na bang anak? Ang sinagot niya, opo, meron po akong lalaking anak. Yung isa tinanong niya, meron ka na bang anak? Tinanong niya. Ang sinagot ng lalaki, opo, meron po akong babaeng anak. So ang gusto ng imam, ikasal nyo yung anak ninyo at sa kanila nyo ibigay yung kayamanan. Subhanallah. Ang makatarungang imam ay palaging nasa gitna. Wala siyang pinapanig, wala siyang pinapaborang panig. No? Wala siyang, hindi siya one-sided, hindi siya bias. Lagi lang nasa gitna ang makatarungang imam. So ang sunod ay syabun na sya'abi ibadatillah. Ang kabataan na lumaki sa pagsamba kay Allah. So bakit kabataan? No? Kung mapapatanong kayo, mga kapatid sa Islam, bakit kabataan? Dahil alam natin na ang mga haram ay maiinit sa mga kabataan, sa mga teenager. Ang mga kabataan na ito, mga kapatid sa Islam, sila yung mga umiwas sa haram
dahil sinasamba nila si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pag-iwas sa haram ay pagsamba. Iniwasan nila yung init ng haram at yun ang dahilan para alisin sila sa init ng Yawmul Qiyamah. La ilaha illallah. Ang mga taong ito ay ibinuhos nila ang kanilang oras, kayamanan, kaalaman sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi sila nagsayang ng kayamanan, hindi sila nagsayang ng kaalaman, ginamit nila ito sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang mga taong ito ay nagkakamali, huwag niyo akong maliin mga kapatid sa Islam. Nagkakamali sila, pero sa oras na sila ay magkamali, sila ay nagsisisi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So huwag niyo akong maliin mga kapatid sa Islam, hindi perpekto ang mga taong ito. Sa oras na sila ay magkaroon ng kasalanan, magkasala, ay agad-agad silang humihingi ng tawad kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agad-agad sila nagtatawba. Ang mga tao nagtatawba, matapos mo malaman yung kasalanan, nagsisi, iniwanan. Subhanallah. Hindi yung puso naglalaro, hindi yung pusong pabaya na mamaya gagawin ulit yung kasalanan. Hindi ganun ang pagtatawba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yun, ang mga taong ito, ang mga kabataang ito ay nakalakihan nila, lumaki sila sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangatlo, rajulun kalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ang mga taong ito, ang kanilang puso ay konektado sa masjid. Konektado sa masjid ang kanilang puso. Hindi ang kanilang katawan, ang kanilang puso. Halimbawa ay once a week ka pumupunta ng masjid, pero yung puso mo nakakonect, konektado sa masjid. Kumbaga yung puso mo gustong-gusto mong bumalik ng masjid, pero dahil sa iyong pinagkakaabalahan, dahil sa iyong trabaho, dahil sa iyong pag-aaral, dahil sa iyong business, hindi ka makapunta ng masjid. Dahil may mga inaasikaso ka. Pero sa oras na may pagkakataon silang bumalik ng masjid, ay bumabalik sila. Ang mga taong ito ay palaging nasa masjid hanggang sa nagkaroon sila ng pagsubok. Suliranin. Nagkaroon sila ng sakit. Halimbawa, nagkaroon sila ng pinagkakaabalahan, nagkaroon sila ng mga gawain na naging sobrang busy sila. Palagi silang nasa masjid pero nagkaroon sila ng suliranin. Ngunit nung nagkaroon sila ng pagkakataon na makabalik ng masjid, ay babatiin sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung paano binabati ng isang tao ang kanyang kamag-anak na galing sa malayong lugar. Ganon kasaya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pag bumalik ka ng masjid, binabati ka niya. Subhanallah. Bine-welcome ka niya sa masjid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung paano ang iyong kamag-anak, halimbawa galing abroad, miss na miss mo, nakita mo, niyakap mo, tuwan-tuwa ka, ganon ka binabati ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So mga kapatid sa Islam, hindi pa huli ang lahat para i-connect nyo ang puso ninyo sa masjid. Kahit hindi ka madalas nasa masjid, pero yung puso mo gustong bumalik ng masjid, alhamdulillah, kasama ka sa lilim ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pang-apat mga kapatid sa Islam, rajulan idhahaba billah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Ito yung mga taong nagmahalan ng dahil kay Allah. Subhanallah, pasensya na kayo sa ingay na naririnig do. Sa kapitbahay yan. Alhamdulillah. So magtiis lamang po tayo. Sabar tayo, sabar. So mga kapatid sa Islam, sila yung mga taong nagmahalan ng dahil kay Allah. Nagsasama sila ng dahil kay Allah. Naghihiwalay sila ng dahil kay Allah. At kapag nagkaroon ulit sila ng pagkakataon, ay magsasama ulit sila ng dahil kay Allah. At maghihiwalay ulit sila ng dahil kay Allah. Ang mga taong ito mga kapatid sa Islam, marahil sila yung inyong khalil o inyong best friend. Kung nasisense nyo sa kanila ang paraiso mga kapatid sa Islam, huwag nyo silang iwanan. At ipaalam nyo sa kanila na mahal nyo sila ng dahil kay Allah. Sabihin nyo sa kanila, mahal kita ng dahil kay Allah. Pero ang mga taong ito mga kapatid sa Islam,
hindi sila yung magkaibang kasarian. Halimbawa, lalaki ka, ang best friend mo, babae. Walang ganun sa Islam. Halimbawa, babae ka, ang best friend mo, lalaki. Walang ganun sa Islam. Ang khalil ay parehong lalaki. No? Ganun sa ating mga tao. Ang khalil, halimbawa, parehong babae. Parehong lalaki. So yun ang khalil. At sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang mga taong ito ay i-announce sa Yawmul Qiyama. Nasaan yung mga taong nagmahalan ng dahil kay Allah? Ngayon ay ilalagay sila sa lilim ng Allah na walang ibang lilim maliban sa Kanya. La ilaha illallah. So mga kapatid sa Islam, kapag nahanap mo na ang best friend mo, ang iyong khalil, huwag mo silang bitawan. Kung nasisense nyo sa kanila ang paraiso, alhamdulillah. Kung ang lumalabas sa bibig nila ay palaging si Allah, palagi silang nagdidikir, palagi nilang pinapangaral ang mga aral ng Islam, alhamdulillah. Huwag nyo silang bitawan, mga kapatid sa Islam, hanggat ang mga taong ito ay nagbabawal ng mga pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at nag-uutos ng mga pinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang panglima, mga kapatid sa Islam, rajulun da'atun mara'atun da'atun mansibin wa jamalin faqal inni aqafallah. Ito yung mga tao na inaanyayahan, inaakit ng magandang babae, magandang sobrang gandang babae, ngunit nilayuan nila ito habang sinasabi, inni aqafallah, takot ako kay Allah. Subhanallah. Nagbibigay tayo ng halimbawa. Halimbawa, naglalakad ka sa daan, nakakita ka ng magandang babae, hindi nakahijab. Yuko ka. At sabi mo, inni aqafallah. Subhanallah. Gawin nyo itong habit, mga kapatid sa Islam. Gawin nyo itong araw-araw nyong sinasabi. Subhanallah. Anong klaseng pananampalataya ito na nagagawa ng isang tao na sa pagsubok na ito ay maraming bumabagsak? Dito ang mga tao ay maraming bumabagsak. Subhanallah. Anong klaseng tao ito? Anong klaseng iman? Anong klaseng pagiging matuwid ang taong ito na kung saan dito ang mga tao ay bumabagsak? Napakaraming bumabagsak dito, mga kapatid sa Islam. Isa pang halimbawa, mga kapatid sa Islam, nag-i-scroll ka sa Facebook. Nakakita ka ng video na TikTok, sasayaw yung babae. Magandang babae, sasayaw. Binulungan ka ng shaitan. I-play mo na. Ngayon, pipindutin mo na. Inni aqafallah. Allahu Akbar. Inni aqafallah. Takot ako kay Allah. La ilaha illallah. Sinabi ng ating mga ulama, wahadahu wal maqamul yusufik. Ito yung istasyon ni Yusuf alayhi salam. Istasyon ni Yusuf alayhi salam. Kung alam niyo yung kwento ni Yusuf alayhi salam, so ito yung ginawa ni Yusuf alayhi salam. Inakit siya ng babae at sinabi niya, nilayuan niya ito habang sinasabi niya, inni aqafallah. Takot ako kay Allah. La ilaha illallah. So pang-ani, mga kapatid sa Islam, rajunum tasaddaqa bi sadaqatin fa aqfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tufiqu yaminuh. Ito yung mga taong ang kanilang kaliwang kamay ay walang ideya kung ano ang binigay ng kanilang kanang kamay. So ito ay matalinghaga. Hindi ito literal na itatago mo yung iyong kaliwang kamay tapos magbibigay ka ng sadaka gamit ang iyong kanang kamay. Hindi ganun, mga kapatid sa Islam. Ito ay matalinghaga. Ito yung mga taong masyadong pribado ang pagbibigay nila ng sadaka. La ilaha illallah.
nagbigay sila ng pera, hindi nila pinaalam sa buong mundo. Subhanallah. Ang nakakaalam lang, siya, ang kanyang pinagbigyan, at si Allah. Wala nang iba. Pero hindi ko sinasabi na masama yung ipaalam mo na ikaw ay nagsadaka. Hindi ko sinasabi na masama yun. Halimbawa, excuse ka kasi imam ka sa masjid. So nagbigay ka ng sadaka. In example mo, nagbigay ka para gayahin ka ng mga tao. So hindi 'yun masama, no? Hindi masama 'yun. Ginawa mo 'yun ng dahil kay Allah. Pero ang mga taong nagbigay ng sadaka ng sobrang pribado, walang nakaalam, nandun ang lilim ng Allah. La ilaha illallah. Masyadong pribado, mga kapatid sa Islam. Ayaw nilang ipaalam sa mga tao, gusto nila sa pagitan nila at ang Allah. Yun lang ang gusto nila, mga kapatid sa Islam. Ayaw nilang malaman ng tao na sila ay mapagbigay. Sikreto nila yun, mga kapatid sa Islam. Ang gusto nila, sila at ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam. La ilaha illallah. Pangpito, mga kapatid sa Islam. Last but not the least, Rajulun dhikrallah khalian fadatum tayna. Ito yung mga taong kapag sila ay mag-isa, mga kapatid sa Islam, inaalala nila si Allah, dhikrallah khalian ng pribado, sila lamang mag-isa habang sila ay lumuluha. La ilaha illallah. Inaalala nila si Allah ng mag-isa habang sila ay lumuluha. So mga taong ito, masyadong pribado na gusto nilang makausap si Allah subhanahu wa ta'ala ng sila lamang. Doon nila binubuhos ang kanilang emosyon sa tuwing sila ay mag-isa habang kausap nila si Allah subhanahu wa ta'ala. Habang inaalala nila si Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid sa Islam, imbis na gumawa tayo ng haram, manood tayo sa mga website na haram, magplay tayo ng mga video sa TikTok habang tayo ay mag-isa, manood tayo ng mga My Day na haram, bakit hindi natin gawin yung oportunidad para alalahanin si Allah subhanahu wa ta'ala at lumuha kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ba't hindi natin gawin yung, mga kapatid sa Islam? Marahil kung iiyak ka na nakikita ka ng karamihan, maraming magdududa sa intention mo. Eh, kunyari lang yung umiiyak. Artista yan eh, ba't? Subhanallah, astagfirullahaladzim. Pero kapag kayo ay mag-isa, mga kapatid sa Islam, sino pang magdududa sa intention nyo? Wala. Walang magdududa sa intention nyo, mga kapatid sa Islam, kung kayo lamang mag-isa at inalala nyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Marahil kung iiyak ka at makikita ka ng karamihan, magdududa sila. Pero kung mag-isa ka, walang magdududa sa iyo, mga kapatid sa Islam. Walang magdududa sa inyo. So gusto ko lang i-emphasize to kasi ito ang dahilan kung bakit tayo nagiging matibay. Ang sikreto dito, yung hindi yung luha yung sikreto, mga kapatid sa Islam. Ang sikreto dito yung khaliyan. Yung pagiging pribado. Yun ang sikreto, mga kapatid sa Islam. Isang halimbawa nito, kapag magtatanim ka ng puno, halimbawa ay hinukayan mo lang ng mababaw. Ang punong iyon ay madaling matumba kahit pagaano yung kalaki. Mababaw mo lang hinukay eh. Wala siyang sikreto sa ilalim. E paano kung maliit yung puno, pero hinukayan mo siya ng malalim na hukay. Nandun sa ilalim yung ugat. Hindi siya madaling matumba. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid sa Islam, kung ang mga ginagawa mo ay sikreto, hindi madaling matibag ang iyong pananampalataya.
Kasi ang sikreto dito mga kapatid sa Islam, yung khali yan. Yung pagiging privado. Yung nakatago sa kadiliman. Yung walang nakakakita. Yun yung sikreto mga kapatid sa Islam. Pero kung walang nakabaon sa ilalim, wala sa kadiliman, madaling matumba. Madaling mabuwag yung pananampalataya. So yun yung sikreto mga kapatid sa Islam. So naalala ko pa, lumapit si Hudayfa sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagtanong siya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, isa ba ako sa mga hipokrito?" Allahu Akbar, direktang-direkta yung tanong eh. Si Hudayfa radiyallahu anhum nagtanong sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, isa ba ako sa mga hipokrito?" Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nagdadasal ka ba kapag ikaw ay mag-isa? Humihingi ka ba ng tawad kay Allah sa tuwing makakagawa ka ng kasalanan?" Sinabi ni Hudayfa, "Opo, ya Rasulullah." Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alhamdulillah, hindi ka binilang ng Allah sa mga taong hipokrito. Hindi ka binilang ng Allah. Bakit? Kasi nagsasala ka mag-isa. Khali yan, privado yung iyong sala, nakatago, walang nakakakita. Humihingi ka ng tawad kay Allah, privado, walang nakakita. Sa pagitan mo at ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, hindi ka ginawang hipokrito ng Allah kung nagsasala ka mag-isa at humihingi ka ng tawad sa tuwing ikaw ay nagkakasala. La ilaha illallah." So mga kapatid sa Islam, alhamdulillah at marami kayo natutunan dito sa video na ito. Mga kapatid sa Islam, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabisaduhin nyo ang pitong uri ng tao na iyon napapasok sa nakasama sa lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil alam natin na sino man na nasa lilim ng Allah, nasa pangangalaga ng trono ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi siya kasama sa mga parusa sa yawmul qiyamah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sa mga kapatid sa Islam, hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan tayo ng malawak na pag-unawa. Malawak na pag-unawa mga kapatid sa Islam. Alhamdulillah, Allahumma amin. At hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, huwag niyo po kaming ibilang sa mga taong hipokrito. Mga mapagkunwari, mga pakitang tao. Ya Allah, huwag niyo po kaming ibilang sa mga taong iyon." Wa akhira da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.